Hello mga ka-viral, welcome back to my YouTube channel. Jelai Andres nagsalita na at nagbigay ng mensahe kay Jon Gutierrez matapos maglabas ng bagong vlog si Jon sa kanyang YouTube channel. Sa naging latest vlog ni Jon, kung saan viral na ngayon, marami ang naging emotional matapos aminin ni Jon sa kanyang mami ang kanyang mga pagkakamali. Mangiyak-ngiyak ding pinagsabihan si Jon ng kanyang mami at ayon nga sa mami niya ay triple ang sakit na naramdaman niya kumpara sa mga sakit na pinagdaanan ngayon ni Jon Gutierrez. Maski ang kanyang ina ay hindi nagustuhan ang mga pinanggagawa ni Jon at sinisi ang anak kung bakit nagkaganon ang buhay ni Jon ngayon. Taos puso namang humingi si Jon ng sorry sa kanyang mami at nangakong magbabago na. Sa comment section ay nanawagan si Jon kay Jelai Andres. Pahayag ni Jon Gutierrez o mas kilala na si King Badger ay, "Mami Jelai, can we talk? In person if pwede. Ayoko na dito tayo sa social media or sa internet nagbabangayan eh. Oo, mali ako at nagkamali ako ng malala sa'yo. Inaamin ko naman eh. Pero gusto ko kasi malaman ano ba talagang gusto mo mangyari sa atin, sa marriage natin. I have said sa last vlog ko na if you want to go through marriage counseling, then I would gladly to do it with you. Then if napagdesisyonan mo na na mag-anal, then wala din naman ako magagawa doon. So ano ba talaga gusto mo mangyari? You can message me para makapag-usap naman tayo." Nag-reply nga si Jelai Andres matapos ang naging mensahe na ito ni Jon Gutierrez sa kanya. Paglalahad ni Jelai Andres, "Sa mga nagbabanggit ng name ko po dito, lagi ko po sinasabi kay Jon na alam ko sa akin, wala ka ng awa. Pero kahit sa nanay mo, please maawa ka naman. Kasi hindi nakaka-proud yung ganyang anak. Hindi siya masaya kung ganyan ka. Kaya umayos ka naman na para sa atin. At kung hindi sa akin, matakot ka naman sa Diyos. Parang awa mo na. Lagi ko yan sinasabi sa kanya. At so parang ako pa ang nasisisi po. Dahil hindi kami magkasama sa bahay. FYI po, last year ko pa po gusto magkasama kami sa bahay. Siya lang ang may ayaw dahil hindi siya makapag-sorry sa tatay ko. Kesyo dami rason. Baka di pa ako tapos gamitin pero nagtitiwala pa din ako. At di ko nalang inintindi. Di ko pinosh yung sarili ko sa part na yon kasi mukha akong tanga. Pero pinipilit ko mabuo trust kasi asawa ko siya. An paano daw ba yon? Idi kasama na ako sa lahat ng lakad niya? Babantayan ko daw siya lagi." Sabi ko, "Oo naman, support kita sa lahat, sa business, etc. Best friend mo ko ang asawa ang tropa like dati. Siya lang ayaw magsama pa kami sa isang bubong. Kasi yun naman pala matagal ng may ibang babae at may feelings ng iba na pinoprotektahan. Pero ako okay lang, kahit na nagdudusa, and lahat po yun, kahit mga pangyayaring hindi nyo alam, isinusumbong ko sa nanay niya. Lahat-lahat ng ginagawa niya. Nanghingi ako ng tulong sa kanya. Pati pag may sakit siya, alam din ni mama niya na dali-dali ako nagkakahumahog na alagaan siya privately na halos i-wish ko po na sana ako na lang yung nagkasakit at nakaka-feel ng karamdaman niya. Pero nung ako ang nagka-COVID, halos mamatay, wala siyang paki. Happy pa ata kasi hindi ako makalabas kaya free sila. Pati marriage counseling, sinet ng family ko paglabas ng lock-in taping. Naghanap pa nga ng panganay kong ate nang pinakamagaling na attendan namin kahit hindi pa siya nagsorry sa parents ko. Pero pinaglalaban ko siya sa family ko na nagbago na siya kaya tinanggap na siya kahit kami lang ng papa ko nagkaroon ng misunderstanding. Dahil dyan, pinagkakalaban ko siya kahit di pa siya nasasorry sa papa ko. Pero okay na sa kanila kasi doon ako masaya. Super excited pa ako at happy. Pero paglabas ng lock-in taping, pinabayaan ako at nag-enjoy na sila po. Kinalimutan na counseling at lahat-lahat. Miss na miss nila isa't isa. Saka lang siya nag-reach out sa akin nung nagkagulo na. Tagal niya akong pinabayaan at pinahirapan paglabas lock-in. Napaasa kami lahat. Nauto ako. Trauma pa ulit-ulit. Ano naman po kaya niramdaman ng parents ko at family ko sa nangyari sa akin? Clear ko lang po name ko po para lang po alam nyo. Salamat po. Hindi to pwede privately kasi nababasa ko dito public eh. Di ko ma-explain side ko. Kasi naka-public po. Maraming salamat po." (Tinyo)